Babalik siya sa iyo kapag siya ay nilet go mo na. Yes po, ito po ang mangyayari kapag siya ay nilet go mo na. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video, please skip this video and maghanap kayo ng videos ang gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano siya babalik sa iyo kapag siya ay nilet go mo na, kung siya ay nang iwan sa inyo noon at gusto mo siyang bumalik ngayon. So ilet go mo siya and ayun po, para bumalik siya sa inyo. So ano ang ating dapat gawin dito and ano po ang ating mga dapat kailangan? So ang kailangan lamang natin dito, maghanda ka ng isang maliit na pirasong papel, maghanda ka ng kaliwang sapatos or yung isang sapatos yung sa kaliwa, and maghanda ka ng panulat, maghanda ka rin ng asukal. So yun po ang dapat nating ihanda. And kapag nahanda mo na yung mga dapat nating gamitin, kailangan mo lamang dito i-ready ang inyong sarili. I-claim mo sa inyong sarili na gustong gusto mo itong gawin, na gusto mo na bumalik siya sa iyo. And ayun po, dapat po ay buo po ang iyong loob sa paggawa nito, buo ang iyong tiwala, paniniwala. Dahil kapag wala kang tiwala at paniniwala sa iyong mga ginagawa, ay malabo mo ito mapapagana. Dahil lahat ng ating mga ginagawa is kailangan natin dito ng ating gagamit yung paniniwala natin. So paniniwala talaga ang ating dapat na kailangan dito. And kapag ready ka na, pwede mo na itong umpisahan. So ang gagawin mo lamang dito, napakadali at napakasimple lamang. Sa isang papel, isusulat mo lamang dito ng isang beses yung kanyang pangalan. Yes po. Isulat mo lamang dito na isang beses ang kanyang pangalan. And kapag naisulat mo na dito ang kanyang pangalan, ilagay mo lamang ito doon sa loob ng inyong sapatos. Ganito, huwag mo na itong tupiin. Sa kaliwang sapatos po ha. Sa kaliwang sapatos, and ilagay mo ito doon sa loob at kumuha ka pa ng isa pang papel. So, ang mangyayari, ang malaking papel, tapos ipatong mo ito and kumuha ka ng asukal. Lagyan mo ito ng asukal. And ang mangyayari po ay ibalot mo ito ng malaking papel. And kapag naibalot mo na ito ng malaking papel, ilagay mo ito doon sa loob ng iyong sapatos. And kapag nailagay mo na ito doon sa loob ng iyong sapatos, ibulong mo ito doon. Babalik ka sa ayaw mo o sa gusto mo. Babalik ka na hindi nagdadalawang isip. Babalikan mo ako at mamahalin mo ako habang buhay. So, hilingin mo lamang doon kung ano man yung gusto mo. Hilingin mo kung ano yung nasa puso mo. And ayun po, sa paggawa mo na isang ritual, dapat wag mo muna siyang pansinin. Wag mo siyang iti-chat, wag mo siyang iti-text, or wag kang magparamdam sa Facebook. Yung tipong yung mag-isip siya kung ano na ang nangyari sa inyo, bakit na bigla kang natahimik sa social media. So yun po ang gagawin mo para siya mismo ang mag-reach out sa iyo kung ano na nangyari sa iyo, na paano ka na. So yun po ang dapat mong gawin. And yung sapatos na yun ay ilagay mo lamang doon sa kung saan mo ito nilalagay. And hayaan mo yung ginawa mo, hayaan mo muna doon hanggat sa magpaparamdam siya sa iyo. So ayun po. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday, dahil yun po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng ritual. Pero kung hindi ka makapaghintay ng Tuesday and Friday, kahit anong araw naman pwede. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.